Kabalikat para sa pag-uumpisa, no? Ang ating palo ay apat na anggulo. Lagi po center yung ating palo. Dapat laging tatapat sa gitna ng yung mata, yung flow. At dapat ang blade na ang hawak natin sa stick, ang tatama lagi, i-consider natin ito na ito yung blade. At ito yung back. Yung likod ng blade at ito yung gilid, yung dalawa. Para laging tama yung flow niya. This one. Ito yung angle one. Gitna ng mata, no? 2, 3. Laging center siya, 4. Apat na, strike siya, no? 1, 2, 3, 4. Huwag niyo pong basta iwasi-wasi lang na ganito, no? Mali po yun. So, dapat yung angle niya, no? Diagonal siya. Diagonal. Then, left diagonal. And left diagonal, reverse strike. Yun ang ating yan. Dos manos uno. Pag alam mo na yung way, pwede mo na siyang lagyan ng power. Pwede mo na siyang lagyan ng speed. So, yun yung ating dos manos uno. Pwede rin naman siyang naka-footwork ka na, no? Naka-stand ka na ng ganito. 1, 2, 3, 4. Pero mas prepared ko pag nagtuturo, i-normal stand mo lang siya para malaman mo muna, sasabay muna yung katawan mo, yung body mechanics mo doon sa yung ginagawang palo. Dos manos number 2. Nandito tayo sa kilikili, no? At least hindi man sa loob ng ganito nakailalim, kahit nasa baywang lang, no? Tatlong palo rin siya. 1, 2, 3. Okay? 1, 2, 3. So, diagonal yan, no? Puro diagonal and slashing. Diagonal strike and slashing, no? Lagi po siya nasa center. Pag alam mo na, pwede mo siyang lagyan ng power. Pwede mo na siyang laruin. Lagyan siya ng speed. Yan. Yan yung ating dos manos dos. Tres tayo. Ito yung tres. Broken strike ang tawag natin dyan. Ano? Puro siya snap sa harapan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pwede mo isunod yung katawan mo para masanay na. 2, 3. Kaysa nakatayo ka lang. 1, 2, 3. Snap siya. Half strike ang tawag natin dyan. No? Sa harapan lagi ang palo. 2. Tapos ito, parang patchup. Yung number 2 natin, slash. No, umikot na ganun. 1. Number 2 natin, ganito. Yung number 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ito yung number 4 natin. Yung ating redonda, nasa harapan na lang. Yung number 2 natin, maluluwag siya, no? Malalaki yung angle mo. Yung number 4 natin, dos manos 4, nasa harapan ka na lang gumagawa ng redonda mo. So, ganito siya, oh. 1, 2, 3. Lumiit na. Mas maliit na yung scale niya. 2, 3. 1, 2, 3. Hanggang sa magkaroon ka na, makuha mo na wrist ang gumagalaw. At saka yung pala, pamalo, at saka posisyon ng iyong kamay. So, ganyan na yung ating number 4. Continuous flow na siya. So, ganito na siya. Tignan. Pag nagaganyan mo na, okay ka na. Yan yung nating number 4. Continuous na siya. Okay? Paano siya? 1, 2, 3. Dahan-dahan. 1, 2, 1, 2, 3. Nagpapalitan lang sa harapan. Freeze ang gumagawa. Magalaw. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Umiibabaw siya, no? Nandito yung stick mo. Ito muna pumunta sa kanan, sa kaliwa. Itong kaliwa ang kamay, pupunta rin sa kaliwa. So, nakaganyan na. Yung pangatlong palo, 3. Nagpalit na siya ng posisyon. Papunta naman sa kanan, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, hanggang bumilis ka na ng bumilis, pinaliit mo lang yung number 2 natin. Yan yung ating number 4.
Okay? Kasi ano, malaki rin yung kanyang rotation. Oh. 1, 2, puro pataas. 3, pumunta na sa kaliwang side. Papunta sa kanang side. 1, prepare mo rito. 2, nasa kanan na siya. 3. Okay? 1, 2, 3. Dapat ito nagpapalitan. Pag akit dito ng isa, 1, umapalit na siya. 2, umiikot ulit. 3, nasa kabilang side na, nasa kanan na. 1, 2, 3. Hanggang sa bumilis ka na ng bumilis. Medyo maluwag siya. Ah, maluwag yung aking 5. Dos manos 5, maluwag siya. Para maaral muna nila. Okay? Number 6 tayo. Number 6 natin, kagaya ng 5, kaya lang ito medyo maliit na yung scale. Nasa harapan mo na lang ikaw gumagawa ng reverse, redonda. O, paano siya ginagawa? Ganito. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nagpapalitan din siya ng posisyon, no? 1, nakaprepare yan. Tapos, ito sumusunod na 2, 3. 1, 2, 3. Hanggang sa makuha mo na siya, no? Nasa harapan ka na lang at maliit na yung ginagawa mong reverse redonda. So, ganito na siya. Hanggang pumatak na siya sa ganito. Pagka mabilis na siya, ito na yung itsura niya. Okay. Hanggang dyan muna.